Welcome sa Usapang Agri-Negosyo, Agri-Asinso. Ibahagi ko po sa inyo sa video na ito kung ano po ba ang masama at mabuting na idudulot po ng organic feeds na ating ipinapakain sa ating mga alagang native o hybrid na native. Dapat po ba magkaiba ang pagkain ng breeder at ng grower na ating inaalagaan sa ating backyard? Bago po tayo magsimula sa topic na ating pag-uusapan, i-share ko po muna sa inyo o ibabahagi ko po muna sa inyo ang dalawang farm na ibinabahagi ko po madalas dito sa aking content o sa aking video ay magkahiwalay po na farm, pero parehas po ang practice o yung technology at method na ginagawa po nila. Ito po ang unti-unti kong binabago at tinuturo ko po sa kanila ang mga tamang technology at mga base po sa theory na akin pong natutunan para po sa ikagaganda ng pag-aalaga natin ng mga native o mga hybrid na native. Kung mapapansin po natin, ang ganitong pamamaraan po ng pag-aalaga ng mga native at hybrid na native, ito po ay sinaunang pamamaraan o technology na na-adapt pa po natin sa ating mga ninuno. Kung mapansin po ninyo, ang ganitong pamamaraan, wala po gaanong nagsasuccessful dahil nga po mali po ang ganitong pamamaraan. Pero unti-unti ko po ito binabago sa sarili naming farm mismo dahil nga po alam ko na ang ganitong pamamaraan ay malabo po na tayo po ay magtatagumpay sa pag-aalaga ng mga native at mga hybrid na native. Bakit ko ba nasabi na mali ang ganitong pamamaraan ng pag-aalaga ng mga native o hybrid na native? Kahit na nakikita naman natin sa video na ito na magandang klase o malalaki naman ang mga alaga naming native at hybrid na native. Ang mali sa ganitong pamamaraan ng pag-aalaga, kung mapansin ninyo, sama-sama ang mga breeder at mga grower. Dapat po sa pag-aalaga natin ng native at mga hybrid na native ay para din tayong nag-aalaga ng mga heritage chicken na dapat po nakasegregate o nakahiwalay po ang mga breeder at nakahiwalay din po ang mga grower at nakahiwalay ang mga sisiw. Dahil nga po hindi po sila pare-parehas ng kinakain bawat araw na ating ibinibigay sa kanila. Pwede naman po nilang kainin kung ano pong kinakain ng bawat isa, pero may masama at mabuting epekto po sa bawat isa sa kanila ang bawat mga organic na feeds na ating ibinibigay sa ating mga alagang native na manok o mga hybrid na native. Sa pag-aalaga natin ng native at hybrid na native, kailangan po natin paghiwalayin ang pagkain na binibigay po natin sa grower at mga breeder, lalo na po sa mga sisiw. Dahil ang mga sisiw po na less than 2 weeks, hindi po dapat natin sila papakainin ng mga fermented at mga basa po na pagkain na ating ibinibigay sa mga grower at breeder. Dahil nga po magkakaroon po ng mga twisted neck ang ating mga sisiw, nagugulat na lang po tayo na mamatay sila. Akala natin nagkakaroon sila ng ratay, pero hindi po, nagkakamali po tayo. Ang nakukuha po ng ating mga sisiw sa pagkakain po ng mga marumi na pagkain at mga basa na pagkain po, dahil hindi pa po kaya ng kanilang esophagus dahil malambot pa po yan, nagkakaroon po sila ng Clostridium botulinum, kung tawagin po na virus po yan, o yung mga microorganism na nakukuha po sa dumi dyan sa paligid, at mostly po nakukuha yan sa honey o sa pulot pukyutan at sa mga panis na pagkain. Kaya iwasan po natin, nabigyan po natin ng ating mga sisiw ng mga fermented at mga basa na pagkain. Dapat po ang ibibigay po natin sa kanila ay giniling na mais, pwede na po natin yan ibigay sa kanila at haluan po natin ng 30% na commercial feeds. Pagdating naman sa pagbibigay ng feeds sa ating mga grower, ang maganda na ibigay natin sa ating mga grower para mabilis silang lumaki ay yung kangkong, talbos ng kamote, kasama po yung tangkay, madre de agua, pero mas maganda pa rin ang kangkong at talbos ng kamote sa pagbibigay natin sa ating mga grower dahil mas mabilis po silang lumobo. Samahan po natin ng mga giniling na mais, lalong-lalo na po kung may sarili tayong tanim. Pero kung wala po tayong tanim na mais, ang bilhin po natin ay yung mais na bilog, tayo na po magpagiling para tiyak na wala pa po itong mga antibiotics na galing po sa mga manufacturer ng mga feeds. Maganda din po, haluan din po natin ng Copramil o yung kinayod na niyog, ihalo po natin doon sa
feeds na ibinibigay po natin sa ating mga native at hybrid na native. Ang mga ratio na ating ibibigay po ay pwede po yung 30% ng commercial feeds. The rest po is yung mga organic na po. Yun yung kangkong, talbos ng kamote, kinayod na niyog, o yung dahon ng Madre de Agua na ating pinerment o yung ating tinagtad o inislice na maliliit. At lamasin po natin yun o i-mix po natin na mabuti para kainin po ng ating mga alagang manok. Pero tandaan nyo na yung mga pagkain na yan dapat po ay minimal lang ang ipapakain natin sa ating mga breeder. Dahil hindi po pwede na lahat ng kinakain po ng ating grower ay ipapakain din po natin sa ating mga breeder na manok na native at hybrid na native. Dahil po may masamang epekto po ito sa kanila, lalong-lalo na po sa kanilang pangingitlo. Kaya dapat po nakahiwalay talaga ang mga breeder at mga grower para hindi po iisa lang ang kanilang kinakain. Ano po ba ang mga magagandang organic naman ang ipapakain natin sa ating mga breeder para hindi po sila tumaba at maapektuhan ang kanilang pangingitlog? Base po sa pag-aaral ng mga eksperto, pakainin po natin ang ating mga breeder ng mga ginayat na Carabao grass, na pier grass, yung mga murang dahon po ang ibibigay natin sa kanila. I-slice po natin yan ng maliliit at ihalo din po natin sa feeds na ating ibinibigay sa kanila. Ang ratio po ng feeds na ibibigay natin sa ating mga breeder ay 30% lang din po ulit yung mga commercial feeds. Haluan po natin ng giniling na mais, ginayat na napier grass, ginayat na Carabao grass, at samahan po natin ng ubod ng saging. Dahil ang ubod po ng saging ay hindi po nakakapagpataba sa ating mga halagang manok. Dahil nga po ang content ng ubod ng saging ay more on water content, hindi po siya doon sa fats content. Alam niyo po ba na sa pagbibigay natin ng ubod ng saging o your fermented na ubod ng saging ay nakakatulong po ito sa pagpapaganda ng pangingitlog ng ating mga breeder na mga native at hybrid na native? Dahil ang pagbibigay po natin ng ubod ng saging, nakakatulong po ito na pagandahin ang itlog. Dahil nga po kung mapansin natin sa summer, ang itlog po ng ating mga native ay lumiliit. Ibig sabihin po, kaya lumiliit ang itlog dahil nga po kulang sila sa tubig. Pero kung yung ubod ng saging na ating pinapakain, nahalo natin doon sa kanilang feeds, ay nakakatulong po ito na pagandahin ang itlog ng ating mga alagang manok dahil nga po more on water contents ang ubod ng saging. Ayan po ang kagandahan. At ang dami po ng feeds ratio na ating ipakain sa ating mga breeder, dapat 85 grams lang po sa loob ng isang araw. Hindi po ibig sabihin na gutom po sila, ipapakainin natin sila ulit. Mali po na practice yun dahil nga po maapektuhan ang kanilang pangingitlog, matataba po sila, magkakaroon po sila ng prolapse dahil mahirapan po sila mangitlog, magkakasugat ang kanilang mga puwet.